Sumayin niyo ang Panginoon, magandang araw po sa inyong makatanglaw. Itong ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay ikawalo ng Hulyo at ang mabuting balita na ating pagninilayan ay hanunguin natin mula kay San Mateo, Kabanata 10, mga talata 7 hanggang 15. Sa mabuting balita, sinugo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, at sa kanyang pagsusugo sa kanila, sinabi niya na wala kayong dadalhin kahit na anuman. Tumuloy kayo sa bahay na tatanggap sa inyo at sa pagtuloy niyo doon ay sabihin ninyo sumakyan nila nawa ang kapayapaan. Kung maibigin sa kapayapaan na nakatera roon, sasa kanila ang kapayapaan ninyo. Kung hindi, hindi sila magkakamit ito. At sinabi pa ni Jesus, kung hindi kayo tanggapin, pumunta kayo sa lansangan at ipagpag ninyo ang kahit na alikabok na kumapit sa inyong mga paa. Mga kapatid, sa Batangas po dito sa amin, meron pong kasabihan na pagdating ng pare, sirit ang kawali. Hindi ko alam kung ito ay totoo pa sa kasalukuyan. Pero ang ibig sabihin lamang po nito, ganoon mag-appreciate ng presensya. Kaya nga po ako bilang pare, minsan nakakahiya din. Siyempre, paghahanda ka. Kaya nga po, gaano man kaunti o gaano man kaliit ang ibibahagi nila para sa pare, it should always be appreciated. At ito po yung tanong ko sa inyo. Paano ba na-appreciate ang inyong presensya? Is your presence sought after? Is your presence appreciated? Or your presence is not welcome? Mga kapatid, sa mabuting balita, ang unang-unang paanyaya sa atin, maging tagapagdala ng mabuting balita, tagapagdala ng kapayapaan, at tagapagdala ng presensya ni Kristo. At tanungin natin ang ating sarili, is my presence spells peace? Is my presence spells Jesus? Is my presence spells the love of Jesus? Mga kapatid, kung hindi, di ba, nakakalungkot namang isipin na yung mga tao sasabihin, oh, wag na nating kaanyayahan ito, pampagulo lamang ito. O kaya naman, eto na naman, ang taong ito, naku, mag-aalisa na sila. Kaya nga po, nakakasakit ng kalooban kapag ka yung presensya natin, alam natin, hindi nagdudulot ng kagalingan. At ito po yung ating pagsusumikapan. Saan man tayo magpunta, saan man tayo makarating na tahanan, sa loob ng inyong tahanan mismo, ang ibang presensya ay nahanap o baka naman, kapag ka wala ka, mas nagsasaya sila. Sa loob ng iyong trabaho, sa opisina, baka naman, mas gusto nilang absent ka. O kaya naman, sa inyong mga magkakaibigan, baka nga pag nagpaplano sila, huwag na nating isama sa plano si ganito kasi pampagulo lamang. Ano ba ang presensya natin? Nagpapagulo? Ang presensya ba natin nagbibigay ng kapayapaan? Ang presensya ba natin nagbibigay ng tunay na kagalakan sa mga tao na kasalamuhan natin? Ito po ang pagsumikapan natin. May our presence spells peace. May our presence spells love. May our presence spells happiness. So that it will not be difficult for them to see Jesus in us. Ito po ang ating misyon. Dalhin si Kristo at ipakilala si Kristo sa pamamagitan ng ating presensya. Pagpalaan po kayo ng Diyos.